ako. Magbigay ng mga bagay na naluluha. Naluluha pag napaagos. Hindi, actually, yun na talaga. Pag nagluha na, ibig sabihin, pagod na. Oo, yung wala nang mapiga, gano'n. Sa mata. Oo, oh, ganyan. Pag nagluha, sukdulan na yun. Pag nagluha na, yun na yun. Kasi kaya tama na. Itigilan mo na. Pagka nga gano'n, umiiwas na yun. Kaya... Ayun, pag gano'n iniiwas na niya, ha? Pag pasensya niya, ano ako ngayon, boses aso ako. May ubo ka. Ano nga na sa'yo kaya, Chico? Nung kahapon, Thursday, pag-ere ko ng umaga, ang sakit na nalamunan ko talaga. Mm-hmm. Tapos, effortful lang pag, ano, pag programa. Tapos, kinabukasan, ito na kanina, Friday, ang katina ng nalamunan ko. So... Ang tanong, pinakamot mo na ba yan? Wala pa nga actually. hindi pa, wala pang ginagawa kahit na ano, wala pang sumasayad, wala pang kahit na ano sa lalamunan. Sumasayad? Oo, hindi pa yan kahit na ano. So, okay. Malaman natin mamaya o kaya bukas, ganyan. So, wala naman, yun, tas yung ubo, ganyan, na makate. Kaya, ayun. So, pagdamutan yun na, kanina pa akong umaga ganito, kaya, carry naman. So, okay naman. Kamusta naman ang inyong buong linggo. Ang bilis ng, parang, hindi ko alam, talaga promise, parang kahapon eh, Friday lang, o nung isang araw Friday. Ito na naman, Friday na naman. Mm-mm. Ano mga ganap? Siyempre si Carita, puro... Puro vlog. Siguro puro, vlogger yan. Feeling ko nga, no? Parang vlogger kayata eh. Pagod ako kanina kasi nagtaong grasa ako. Ha? Skolord. Nagtaong grasa, tapos nagtanong-tanong ako sa mga tao. So, may parlor po bang malapit dito? Pero yung effect mo talagang pang ano... Nakakaloka. Talagang ineforta na magmukhang... Oo, gulo-gulo yung buhok. Talagang gano'n. Kaya hirap ako maligo kanina kasi nagtanggal ako ng mga itim-itim. Ay, dapat tinabag mo ako! Ba, ano gagawin mo ba? Bakit? Hindi ako nasabon. Anong gagawin ko? Iligo yon. Ewan, hindi namin alam. Diba? Okay. Paano? Halimbawa, ikaw kaya Chico, si Mr. Brad, may grasa sa katawan, hindi mo tutulungan na magtanggal? Siyempre, tutulungan ko. Hindi ko naaantayin na yung dumampi pa yung palad niya sa papunasan niya. Ikaw na kagad. Ako. Bakit dila? Ha, hindi. May ice cream siyang hawak. May ice cream siyang hawak. Ah, kaya dilaan mo na ice cream. Ganyan. Namalalaan ngayon. Anyways, good evening, Metro and Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello po sa lahat naman nakaantabay sa amin. Saan naman dako ng kamay nilaan? Saan naman dako ng Metro and Mega Manila? At binabati ko lahat ng mga nilalang kuya Chico, Carita, na ano, nasa EDSA at naiipit ngayon. Traffic nako, ngayon. Ang balita ko daw, dito sa may crossing ilalim, may bus daw na nasusunog. Kanina. Actually, kanina pa. 6:40 ng gabi. So siguro naman, tapos na yung tapos sunog na, doon, diba? Na. Actually, nausog dun yung meeting ko kanina sa Green Years. Gawa ng yung ka-meeting ko, late din dumating. Ano kaya nangyari dahil doon? Dahil naipit sila doon. Yeah. Sana walang napano. No? Mm-hmm. Yun lang, yung bus. Pero sana walang nasaktan. Material na bagay lang naman yan. Correct. Diba, no, Kara? Hindi tama. Importante ang material na bagay. Yes. It's the thought that counts. Yeah. It's not the count that counts. You should remember that, ha? Oo nga. Hello sa inyo lahat. Sa mga may dinaramdam, halika, magkwentuhan na lang tayo. Sa mga may karamdaman, get well now. Now na, ha? Kasi ayaw nating mga nagkakasakit. Paano yung iba nagkakasakit dahil makulit din kasi. Nagpapatuyo ng pawis, ganyan. Tapos, o kaya nagpapaulan. Puro work, ganyan. Oh, ayun. Puro... Workaholic. Puro work. Work. Puro work. Nako, yan, ganyan. Kaya... Uh-uh. Dapat alagaan din. Ano ang mga latest sa chismis ngayon? Ano ang mga latest? Ang chismis? Wala ang namang chismis? Parang walang tahimik ngayon, ano? Tahimik ang mundo na showbiz ngayon, ano? Wala. Walang chismis ngayon. Wala. Wala ba? Wala naman yan. Anong latest ngayon? Walang chismis ngayon, ano? Hindi ko alam. Wala akong nasaga. Kasi puro mga nababasa ko, puro mga politicians eh. Kasi campaign season. May bagong chismis. Ano? Jonel. Politics pa rin yun, no? Doon pa rin yung nangyari. Jonel. Oo, actually, ang mga ganap ngayon ay may kinalaman, of course, sa Facebook. Oo. Kasi, di ba, ito recently, ay nung nakaraan ba, last week ba to, yung nasira yung... Diba, hindi na ano nyo ba yun, hindi kayo nakalogin, hindi maka-access. 12 o'clock, midnight. Tapos now, ngayon, no, kanina may kumakalat na di umano ay mistakenly, hindi ko alam nailagay o naipost, hindi ko alam ni Facebook yung mga login details including password sa readable file, ewan.
Talaga? So may kumakalat na ganyan. Kanina kasi Aling Elsie nag-ano sa akin, may ang haba nung ano, ang haba nung keme-keme, bla bla Facebook. Tapos sa dulo nakalagay, nak, totoo ba yan? Ganun. Eh alam mo naman, so si Facebook, nagawa niya, accordingly, nagawa ni Facebook na mag-leak ng login details. Di umano, sabi. Ah, talaga? Pero I hope that's not true. Pero, ayun nga. Tsaka sabi ko, huwag ka magpapaniwala sa mga ganyan. Sa mundo ngayon, ang hirap na maniwala kung ano totoo at hindi, no? Totoo. Sa totoo yan, o. Kaya pag sinabihan kayong mahal na kayo, huwag kayo maniwala. Maniwala agad. Oo, kasi minsan, ano lang yung boxster lang yan. Oo, madaling kasi sabihin yun. Hindi, totoo to. Ito, kanina lang ito nangyari sa akin. Kasi kakakwento ko ka na si Chia kanina, yung asawa ni Decoy. May mga pinag-uusapan kami at may mga sinerge kami na mga kilala niyang tao na sinerge namin. Pwede to. Try nyo nga ito. Try nyo ito. Maghanap kayong tao kilala nyo ngayon. Tapos, sikat. Tapos, dugtungan nyo sa pangalan niya sa Google before. Diba, Kuya Chico, before. Sige. Lalabas yung limang picture. Totoo? Iba yung itsura. Sige nga, try ko nga yan. Try ko nga yan, ha. Iba yung mga itsura. Iba yung mga itsura, di ba? Kahit mga sobrang sikat sa Pilipinas, eh. Lagyan nyo yung, ha. Iba yung mga itsura. Tatry ko ito. Pero kasi baka hindi, ano eh. Siyempre, iba yung pangalan natin dati. Hindi na lang ikaw. Ibang pangalan na lang. Huwag nyo na sabihin sa akin. I-type mo, ano? Hindi, pangalan ko. Kara. Before. Okay, old photo. San, sa all o sa images? Hindi, sa Google. Yeah, ayun Google, nga. Ganyan. DJ Kara before, ganyan. Sa images. Ay, puro videos na labas. Paano? Ayan. Pinutin mo images, o, di ba? Sa images nga. Tapos compare mo yung sarili mo dati tsaka ngayon, no? Payat ko dati. Parang lahat naman ganon. Lahat payat dati, no? Ah, well, ako medyo. Medyo lang. Payat-ish. Oo, no? Yung sa throwback na lang payat. Oo. So sad. So sad. Oh, hi. Ay, tawag na 721-2429 721-2429. Follow me on Twitter and Instagram, Papa Jackson 1067, Papa Jackson 1067 on Facebook, John Jemperle. Ako po Kuya Chico ha sa Facebook page, Kuya Space Chico capital K capital U ng letter C, that's me. Sa Twitter, Instagram at Kuya Chico 1067. Sa YouTube channel ko na. Oy, sabi ni YouTube meron na akong 1000 plus ano. Subscriber. Talaga? In fairness. Nagsimula sa 200 na wala naman laman. 300. Tapos 1,000 na siya ngayon. In fairness. Ako nga eh. 6,000 na eh. Oh, oo social. Nang walang laman. It's so social. Oo nga. Ikaw, Kara. Ako? Gusto mo makipag-usap sa amin? Hindi, hinahanap yung mga pictures eh. Ikaw kasi eh. Pakana mo. Ano tinatang mo? Iba na yung lumalabas eh. Bakit mukha mo yung lumalabas dito? Ayan oh. May mukha mo. Nag-promote kami. Ikaw yung social baka media accounts. Ako? Ano? Sa ano po? Sa YouTube, Gandang Kara po. I-subscribe nyo na po yan. Sa Instagram, Gandang Kara din. And sa fan page ko po, DJ Kara. Ayan. Mukha mo yung nalabas. Napugihan ka ba sa akin? Pakisagot po, please. Bakit may ganun agad? Sagot agad. Opo. Okay. Opo, sa masgadong ito. Next question po. Next question po. Panari naglilitis. Itutuloy natin yung mga ganyang tanungan na. Ay, may caller na. Ano ba? May caller na tayo. Uy, ang layo ng caller natin. Uy, ang calling from Canada. Please welcome Jen. Woo! May pa-intro. Woo! Hello, Jen. Hello? Hello? Aya, hello? Hello? Hi, Jen! Kuya Chico po ba to? Yes po. Welcome sa gabi na, umaga na. And you are our first caller and lucky caller for the night. Salamat. So, ang saya-saya yes, ko. Yes, 5,000! Bigyan ng jacket! Ha? Ano ang talent mo, Jen? Kumain. Wala siya, ha? Kumain. Ah, kumain? Oh. Anong favorite mong food? Hotdog. Ayun. Yung hotdog ba na yung hotdog ba ay yung simpleng hotdog o gusto mo yung cheese dog yung pag sinubo mo may lumalabas? Ay gusto ko po yung ano lang, yung pure ay, yung plain lang, yung ano, plain. Nami-miss ko na kasi wala po dito ng ano, ng yung plain lang. Ay talaga ba? May hotdog din naman diyan, malalaki pa ng hotdog diyan sa Canada.
Hindi po masarap. Hindi daw masarap. Malinamdam kasi ba, dito. Malilis. Pwede ba magbanggit ka ngayon? Ba't maliliit? Oh, magbanggit ka lang. Malalaki naman sa Canada. Ha? Malalaki yung hotdog sa Canada, di ba? Opo, kaso pwede magbanggit ng brand? Pwede, yeah, kahit pwede. Isayaw mo ba, pwede din. Kasi dyan yung pure food, kahit maliliit, napaka-delicious. Oo, totoo yan. Ah, hindi, actually, hindi lang naman sa hotdog, no? Ito napansin ko, kapag mga pagkain dyan, yung bite size, mas marami tayong nakakain. Pag malaki, ano ba, nakita mo malaki, parang naumay ka, pero pagka maliliit, di ba, no? Pag maliliit, surprisingly, gusto mo kainin ng kainin, hanggang sa yung amount naman din, kasing dami na nung malaki. Ang galing, no? Pero hindi ka pa nakasubo ng hotdog dyan sa Canada. Trinay ko. Hindi talaga masarap. Hindi, no? Hindi. May ibang lasa. Hindi, feeling ko kaya, Chico, yung mga hotdog sa kahit Canada. Anong pagkain sa Pilipinas, for example, pure foods, di ba? Feeling ko kasi, design siya sa panlasang Pinoy. Kasi maumami tayo eh. Oo, ang panlasang Pinoy ay malinamnam. Matamis-tamis. Ganyan, correct. Maumami tayo eh. Mapambata. Hindi siya makarelate kasi hindi niya alam yung lasa ng hotdog dahil siguro diba, naman, vegetarian ng, siya. Pero nakakain ka naman siguro ng hotdog sa buhay mo. Nakatikim naman ako noon. Dati? Oh. Ah, talaga? Diyos ko naman. Ang lasa. Nakaluwag-luwag naman kami ng panahon, kumakain pa ako ng karne. Oo, nakita ko pa yan nung, diba, nung dati OJT pa ako, kumakain pa siya. Nakita ko nung, asan kasi, ano, Papa Jackson? Kumakain lang pala ng hotdog. Nakasip-sip siya dun sa hotdog. Kasi sinisip-sip niya yung cheese. Ah, talaga? Oh, ah, mahili ka pala sa ganun. Cheese. Oo, masarap kaya yun. Kasi masarap yung loob eh. Yung loob ko. Hi, Cara. Hello po. Ate Jen. Alam mo, addict na ako sa'yo. Ay. Ako? At ang YouTube mo, inuulit-ulit ko. Ay, gano'n. Thank you po. Kahit saan ka mag-guest, pinapanood ko. Ay. Oh, diba? Salamat. Great follower. Yan si Ate Jen. Ilang taong ka na dyan sa Canada, Ate Jen? 2 years. Mm. Kaya saglit pa lang yan. Pero parang matagal. Sa bagay. Pero namimiss niya na nga agad yung ano eh. Eh, well. Yung hotdog. Oo, iba to. May mga Filipino store kasi dito, pero ano? wala talagang pure food. May mga Filipino store, nagkalat, pero walang pure food. Ay, ganun. Alam mo, masarap kasi yung hotdog inihaw. Yun yung favorite ko sa hotdog. Inihaw. Pwede naman, oo nga, inihaw. Ikaw, Ate Jen, anong gusto mong luto ng hotdog? Prito lang. Ah, prito lang. Kasi pag ihaw tuyo, ay, walang tayo. O hindi kumakatas yun, di ba? O, oh, lumalabas yung katas nun. Pag ganun yun yung tawang, parang ang bastos nung tawang. O, hindi oh. Mas mabang mo tumawa. Tignan mo. Ay, naman, Jen. Kumusta ka naman sa 2 years mo dyan sa Canada? Okay naman. Masaya po. Masaya. Kasi kasama ang pamilya. Ay, oo. So, andyan ka, kasama mo, ano, husband, mga anak, ganyan. Saka anak. Isa lang po. Ay, isang anak. Ilang taon na? 10. 10 years old. Oh. Eh, kailan kayo uwi? Pag nag-citizen na. Uy, advance congrats, ha. Hindi, okay, ilan taon pa? Another 8 years pa, di ba? Ilan ba? Ay, oo hindi, nga pala may ano lang. Ngayon, 3 years na lang. Ah, tapos okay. After 3 years, pwede ka mag-apply kung dire-diretso 3 years. 3 years, so walang uwian dapat. Okay. Ganun. Pwede namang umuwi, pero imaminus nila yun sa ano. At least hindi na. Hindi yung na, iba kasi kailangan tuloy-tuloy. Wala kang iksito talaga. Oh, anyway. Ayun, hindi na po. Oh, magiging Canadian ka na, no? Mm-hmm. Tapos mag-a-apply ka for citizenship, pero may processing pa rin ata 3 to 5 months, depende sa province kung nasan ka. Oo, oh, tsaka syempre may bayad yun. Sila aling LC din eh. Uy, magiging full ano na ako. Ah, full talaga? Blown Irish na ako kasi wow. Si Mang Jaime Irish na. Oh. Si Aling Elsie pa-Irish pa lang. Anong benefit mo pag nag-Irish silang dalawa? Mamabago yung accent mo. Sige nga. Mamabago accent. Oh. Hindi, may mga benepisyo kasi sila doon. Na aminin naman natin mas okay. Diba, kaysa sa meron tayo dito. So, yeah. Actually, dito po sa Canada, halos pareho lang yung benefits ng permanent resident sa mga citizen. Ang wala lang ang permanent resident, yung pagboto. Ay, okay. Hindi ba kayo kaya bilang... Lang, maganda pa rin kung citizen para at least sure na na may right ka na dito forever sa Canada. Kasi pag PR lang, pwedeng bawian anytime. Eh,
bilang citizen ba, hindi kayo pwedeng bigyan ng isang kangaroo, gano'n? O sa Australia ba? Australia yun, Brad. Sa Australia po yun. Sa kanila, Maple Leaf. Maple Leaf. Oh, Maple Leaf. Oh, ang galing yung Papa Jackson. Yes. Bye. Oh, hi, Papa Jackson. Hello, crush po. Po? Crush ka daw niya. Wala po. Ganti ni Nay. Parang yung color ni Kara kanina, no? Ano? Tanghali, sabi, ano, kumain ka na ba? Ano? Kiniligawan si Kara sa area. Oo nga. Kinikilig siya. In fairness, ha. Pero anong ilang oras? Anong oras dyan, Ate Jen? 9:53. Nang gabi? Umaga. Anong umaga? Ah, pareho lang dito. Sabay dito, no? Umaga rin dito ngayon. Oo. Gabi, 9:53 ng gabi dyan. Oo. 12 hours difference. Okay. Sige. Okay. Ba't ka napatawag, ano, madam? Ay, hindi sana ako ng payo. Pwede ba yun? Pwedeng-pwede yan, ha? Dito si Carita, dito kasi si Papa medyo Jackson. Kasi medyo usapang adult. Ay, may asawa. O, oh, carry lang yan. Oo. Go. Okay. Game. Tatanong ko lang sana, hindi ba kabawasan sa isang babaeng asawa kung siya yung nangangalabit? Nangangalabit? Ay, sagutin mo, Kara, babae ka. Hindi ba kabawasan kung siya yung... Huwag na natin ilagay sa konsepto ng pagiging mag-asawa, no? Uh-oh. Is it... Ang lalaki ba by default sila lagi mag-aaya ng ano ng advances? Hindi kasi minsan yung mga lalaki hindi talaga mahilig eh. So kailangan sasanayin mo lang siya. Say, may nasanay ka na ba? Para pag nasanay siya, siya na yung mga ngalabit. Diba? May nasanay ka na hindi. Meron. Oh, change topic. Okay. Oh, let's move on. Kababuyan kayo, ha? Oh, grabe. Ito si Ate Bakit? Jen. Bakit? Adulto, ha? Si Jen nga kasi yung nagtanong, eh. Adult 101. Inaano lang namin. Oo. Oh. Hindi yung kabawasan. Total, kayo lang naman dalawa nakakaalam nun. At saka, diba? Mag-asawa naman kayo, no? Oo, oh, lalo pa. Hindi, nasanay kasi ako na siya. Tapos lately, parang, bakit ayaw na yun? Ah, minsan kasi may mga face na gano'n na, bakit kaya? Diba, kota na siya. Lagi na lang siya. Ano to? Benta, may kota. Nagbibilangan? Hindi naman. I mean, yung baga, nasa, ano bang tamang term doon? Yung nasanay na siya na lagi. Siyempre, minsan kailangan change. Parang gusto mong sabihin, managpapalambing. Na parang ano ba yan? Lagi na minsan ako. Darating talaga sa point na hindi niya nagagawin yun. So, ikaw naman yung gagalaw. Ikaw naman yung babawi. Diba? Ikaw naman daw gagalaw. Nakakahiya ka. Hayaan mo lang siya. Hindi, huwag ka mahiya. Mag-wine muna kayo. Susha? Susha? Malasingin mo na siya. Wine. O betchinin mo. Bakit lasong betchinin mo? Makikipag-usap ka sa amiga mo, binetchin ko yung asawa ko. Uy, makitawa ka naman. Sorry. Lalaki po ba? Importante yun. O, sa ikaw naman sumagot. Oh, lalaki daw. Importante daw ba yun? Sunod, parang dapat ba ilang beses sa... Ano yung frequency? Ikaw, nakakailan ka, Papa Jack? Ikaw naman. Oh, ikaw naman, magkakalam. Pagkatanong lang ako, ha. Sumagot na si Kara. Oh. Don't deny. Mamin ka dito. Ito. Ito ang husgado. Husgado. Sagot agad! Jen! Pa. Kasi, ganyan tayo na, feeling ko kasi hindi lahat ng pagkakataon na you're in the mood, he is in the mood. Hindi lahat ng pagkakataon that, di ba, that he will be in the mood, na you are in the mood din. Hindi kayo laging sabay. May mga pagkakataon, di ba, well and good kapag parehas yung mararamdamang sabay. Mm-hmm. Di ba, you're both, di ba, in the mood kayong dalawa. Pero, ang punto mo kasi, ang tinatanong mo sa amin, paano kung ikaw yung in the mood, tapos, di ba, feeling mo, you will have a hard time trying to make him do it with you. Tama, ganun na? Tapos. Ang tanong mo kasi, kabawasan ba sa pagiging babae mo? So ayoko lumayo sa tanong mo. Gusto ko lang sagutin as is yung tanong mo. Ang sagot ay hindi. Kasi mag-asawa kayo, you are not supposed you're supposed to be vulnerable, 'di ba? Beside each other. Mm-hmm. You're supposed to show each other, 'di ba, yung mga likes, dislikes, weaknesses, yung mga fantasies ninyo, 'di ba? Dapat kabisado niyo yung bawat isa yan. So what I'm saying tonight is pag may mga pagkakataon na ayaw niya, hindi naman sa ayaw, 'di ba? Gusto mo pero you need to ask him. Huwag kang mahiya, 'di ba? You have to make him respect na may mga pagkakataon na he will have to perform because you want it to happen. Walang pagkakaiba 'yan sa mga panahon na you will want he would want you to perform kasi gusto niya. Okay. Paano ba magtanong, Papa Jackson? Ha?
Paano magtanong ang babae dahil? Huwag mo kaming tanungin kasi ikaw yung may asawa dyan, ikaw nakakaalam, di ba? May make him na... May ano si Kara, may tip. Di ba sabi minsan wala sa mood, edi make him in the mood. Kailangan ikaw yung magpapaano sa kanya, magsiset ng mood sa kanya, di ba? May mga gagawin. May mga gagawin ka. Ano yung mga gagawin? Paparamihin mo yung the mood. Alinda mo! Yung mood! Mood! Mood. Di ba? This is what we're talking about, the mood. Oh. Ah, the mood. So, minsan, baka minsan, di ba, walang the mood. Igaan tayo. Di ba, mahirap kasi pag wala eh, mood. So, you know. May mga ano kasi, may mga ano, yung mga tips din dyan para maging ano siya, nasa mood. Ano mo? May mga alam ako. Kabuko. Alam ko. Ano alam mo? Pwede mo ba i-vlog yun? PM mo. PM sent. PM sent. Hindi, may mga ganun. Minsan kasi may mga iniinom na ano yung magpapamood talaga sa tao. Hindi. Totoo ka. Hindi ako nag-joke. Oo nga. Buko. Bakit buko? Totoo ba yan? Hindi ko alam. Oo. Hindi ko alam. Kanya-kanya ano lang yan. Kung iba kumuli ko ng buko, parang diba yung mood mo, parang, uy, ansaya ko na, ganyan. Lalo pa ngayon, mainit, diba? Pag kumuli ko ng buko, halay ka na. Tara na. Kasi magkakano ka na ng... Ano, saka dapat ano, Ate Jen, dapat alam mo kung ano yung pinaka-weakness niya, tapos doon mo siya titirahin. Ay, ito ko sabihin. Baka bastos naman itong katabi. Wait, bakit? Titirahin agad. Hindi ba dapat lang titira? Hindi. Then, parang dun mo titirahin sa weakness. Hindi ko sinabing titirahin. Kaya nga sa weakness. Kaya nga sa weakness. Diba weakness niya? Pag naalam mo yung weakness ako niya. Ako din naman. Diba lahat naman tayo tinitira sa weakness. Saan ba tayo? It's hard to explain. Mamatay ako dito. Naku kayo. Ba't ito pinag-uusapan? Ito kasi si Ate Jenny. Yung topic eh. Ah, tama. Tama pero naman. Okay lang yun, oo. Uy, hindi nakakaya. Uy, nakaalaman po ako ah. Pwede ba? Tama naman, pwede na. Tawag nito. Jen! Pa? Bottom line, huwag kang mahiya kasi asawa mo yan eh. Ang nakakaya, when you are in the mood and you ask somebody else other than him, yun ang nakakaya. Oo nga. Diba? Oo. Diba? Kasi, you know, you are just but human, Ate. Okay? And anong implication ba kasi sinasabi na tao ka lang, we have needs, no? 'Di ba? We have needs na kaya naman tayo nagkakaroon ng partner sa buhay atin because we are designed to be with somebody else. We 'di ba as human beings, 'di ba, our the structures, 'di ba, of our physicality is designed to be with somebody else. Hindi mo pa pwedeng kabayan sarili mo, 'di ba? Diba? Even some parts of your body is designed to be with somebody else, to be in somebody else. All right? Oh, I like that. So, anong pinupunto ko dito, Ate? Bilang, wag kang mahiya na bilang tao, you are in need of another person. Kaya ka nag-asawa eh, because there are needs na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo na tanging partner mo lang ang pwede mag-provide sa'yo. Pride kasi yan, Ate. Di ba? Pride yan. Pride niya. Oo, pride lang yan. Oo. Kasi siya lagi eh. Tapos bigla, hindi kaya may iba na siya? Paano ko ba malalaman? Huwag natin pag-usapan yung mga, ikaw-wait ganda. Kung gusto mo lang gawa ng kulay na hindi kanya niyayaya at gusto mo pag-usapan na may iba na siya, Ate, I will not agree with that kind of conversation. Kasi binibigyan mo ng kulay pero wala ka naman preba. Wala nga po. Huwag mo na isipin agad yun. Oo, kasi pangit yan. Ako, sa lahat pwede ng... Kasi, di ba, pwede kasing pagod, pwedeng... You know, ayoko nang ganyan yung agad iniisip mo may iba siya. Hindi ka lang niyaya, may iba na siya. Or it could be, baka yun nga yung sabi ni Kara kanina, yun yung tinutumbok nun eh. Baka kailangan mo lang, you know. Ikaw naman. Oo, yung lambingin, di ba? Tapos para makapag-usap kayo niyan. Oo, kasi kung siya nga, hindi nga siya nahiya sa'yo na sunod-sunod dahil siya yung lagi nagyaya, di ba? Sinabi ba sunod-sunod, Kara? Ay. Grabe naman. Huwag po naman itutulad kay Jen yun sa'yo. Grabe ka naman! Kasi, sabi niya palagi. Ah, palagi. Palaging gano'n na lang. So, hindi nga siya nahiya na gano'n eh. So, ikaw naman. Marami. This time. Wala namang ano yun. Marami. Well, let's talk. Ganito. Jen, Kara, Kuya Chico. Pa.
para mapag-usapan natin ito nang wala tayong ano, mali siya, ano, ipasok natin sa konteksto ng usapan, wag sa sexuality, kasi mag-iiba yung kulay eh. Mm-hmm. Diba? Pag nakikibasa ng cellphone ni Kiki. Hindi, yung games. Pakta! Anyways, ganito, ano, games, ilagay natin sa usapan ng informative tayo, ha? Mm-hmm. Huwag natin ilagay sa sexuality. Sige. Okay, ganito, ano. Ako, hindi ko alam yung mga ganito. There are things you can do, diba, to set the mood. Hmm. I'm not an expert, di ba? But there are couples, di ba? There are couples na, di ba, na they do role plays. Yan, role diba? Play. Oh, yan. Role plays. Di ba, kunyari, ano, estudyante ka. May mga couples that, may mga couples that, ano, na nagmumurahan pag ginagawa nila yan. Ay, oh, di ba, dirty talks. Oh, dirty talks. Dirty talk, di ba, impornal! Jerbox ng aso! More! Dumpside! Wood! Diba? May mga couples that they would, diba, they would do it inside the car. May mga, diba, alamin? Oo, iba-iba. Diba, so, alamin mo kung saan kayo, diba? I mean, it's sex. And I'm no expert. I'm nowhere near being expert sa bagay na to. But, you know, it can be boring, diba? It will come to a point that it might get boring. So, bilang ikaw naman kausap namin, di ba, it's your job, it's your duty, it's your responsibility, it's your prerogative, di ba, it should be your initiative, ate, para to make it more exciting. Yeah, it's your diba? Job. Wag mo siya pagbintangan na meron siyang iba kung gusto mo lang na ma-umiscore tonight. Oh, kasi di, para kanta ka, no? Ano na lang, di ba, maglambing ka muna, o di ba, mag-wear ka ng perfume, ganyan. O, di ba, tama, diba? Suot ka nung, ano mo yung tawag doon? Song. Yeah. Mag-ano, song. Parang iba yung mga galawan ni Karat. Ipasok ko lang dito. Di ba yung T-back song? Oh. Ay, huwag T-back, mag-T-front ka. Para maiba lang, hilain mo, ganun. Honey, tas hilain. Iika-ika ka naman. O kaya maglabas ka ng cake. Cake. Ilabas, icing. Ilabas mo yung cake mo. Ayan. Yan, ha? Diba, honey? Ikaw honey, na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ganon, o. Malay mo. Wait lang, ha? Jen! Pa. Alam nyo, wait lang, ha? Sa aming tatlo kay Manong, ako lang kita kaputol lang usapan ng Manong. Kaya nga, eh. Pinuputol mo lagi, eh. Hindi, matanong ko lang, kailan ba siya huli nag-aya sa'yo? Last week. Kailan ka huli nag-aya sa kanya? Hindi ka nga lagi eh. Kaya nga. Last week lang naman pala. Eh pala, ba't ka ganyan magtanong? Baka nasanay nga siya na sunod-sunod kasi. Diba? Question dyan. Do you want it to happen tonight? Tonight. Oh. Oo. Oo daw. Siyempre. Okay, you want it to happen tonight. Pag hindi, maaga pa lang sa'yo. Pag hindi kanya niyaya, ang lagay, pangatawa naman yung pride mo, hindi mo siya aayain? Kagabi, ganyan ginawa ko. Gusto ko sana. Kaso, ayaw, ubo ako ng ubo kunwari. Ganyan pa, para magandang. Baka kaya ayaw niya kasi baka mahawaan mo nga naman siya. Eh di kung ako hindi ka lang, mahahawaan ako nito. Ano ba to, di ba? Baka mag-ubo-ubuhan. Yung pinsa ko, ganyan, ubo. Alam mo, ginawa, sinubuhan ng Cup Zero. O, di ba? Baka may isugod ka sa ospital. Dextrose ka bigla dyan. Kaya nga, o. Mapapagastos pa kayo nang wala sa oras, Jen. Bakit? Why are you afraid to tell him that you want to make love with him? Kasi nga po, never talaga ako ang nag-aya. So, what's your point? Wala. Kakaiba lang. Wala kang point. Tumigil ka. Papatugtog ka ng, pasok ka ng room, tapos magpatugtog ka ng ano. Hindi niya pa kasi natatry gawin, kaya kabado pa siya. Pero pag nasimulan mo nang gawin niya for the first time, sunod-sunod na yan. Wow, so ideas daw. So ideas, eto na nga, papunta na tayo. Oh, ideas daw, Karita. Grabe. Diba? Ano, bili kayo nung ano, nung alam mo yung latigo. Latigo agad. Pero ang tanong, gusto ba niya yung ganun? Dapat alamin muna kung ano yung mga trip niya. Magpatugtog ka ng, mag-ano ka, magsindi ka sa kwarto niyo ng ano, ng incenso. Candle. Candles, okay, yan, ganyan. Okay, incenso, di ba? Tapos makabili nga mamaya. Diba, yan. Yung mapapansin niya yung paggalaw mo, yun, tapos mag-incenso ka, tapos inginig-inginig mo yung incenso. Tapos sabi mo, bakit ginig? Baka paggawa na siyang baliw. Jen! Ganun. Pa. Kagabi, umubo-ubo ka. Ano, paano umubo-ubo pa? Sige, sample nga. Ngayon po, kunwari, ano. Oo, oh, nga, ini-imagine ko eh. Paano yun? Paano? Ano yung sex? Ganun. Medyo, alam ko, ibig niya sabihin. Ano? Alam mo medyo,
Oh, sige. Ikot sa kaliwa, ayun. Ikot sa kanan. Yung papansin. Oo, yun na-imagine ko. Yung kada galaw niya, kada pinsa ka lang. Ayan, ganyan. Kada galaw niya. Grabe, nabunga. Wala talaga. Bakit ang lala? Eh, nabunga eh. Uurat lang. Grabe naman yun. Hindi, may mga ganyang style ang babae kasi minsan may mga babae hindi talaga nila masabi nararamdaman nila kasi syempre nakakaya, pride yun ng babae, ba't mauuna ako? So ang ginagawa ng mga silang babae, yung paikot-ikot sa ano, sa kama. Pag yung mga babae, paikot-ikot na, hindi mapakali sa kama, may gusto mangyari yan. Ganun yun, diba? O, para magising siya ng konti. Ubo, diba? Ganun. O kaya medyo sisiguhin ng konti. Ay, sikip, ganun. Yun! Ganun. Tas, o kaya yung unan. Yung unan, kunyari, yung kumot. Dito muna, ganun. O, parang, ganun style. Tas kunyari, naiinit ano. Parang, ano ba yan? Init, init. Ang init, lumapit ka nga. O, yung ganyan, DJ Sara. Kasi wala talaga kagabi. Ganun talaga yung mga style ng babae. Wow. Eh kaso, may mga lalaking manhid tsaka bato, hindi makaramdam. Ayun lang. So, kailangan talaga, pag ganyan yung partner mo, kikilos ka na talaga. Kikilos na! Eh di, i-intensify mo, di ba may kanta na, di ba? Oo. Pagka ganyan, gumano, kanta ka, di ba, pusong bato, di mo alam ganyan. Hindi makakain. Di rin makatulog. Kasi di ba, para mag-gets, oo nga, pusong bato, mag-gets yan na yun. Matatalino naman ng mga lalaki. Minsan kasi may mga lalaki hindi pa rin makagets eh. Oh, di ano, mag-prepare ka ng ano, may film viewing. Oye, mas gusto mo ng lalaking ano ha, hindi malisyosa sa ganyan. Alin? Kasi yung lalaki, maubuhan lang ng babae. Sa bagay, pero alam mo, Ate Jen, protection mo yun. Kasi kung ganun yung asawa mo, ibig sabihin, pag may lumandi sa kanya, bato siya. Hindi niya mararamdaman din agad. So, ipagpasalamat mo yun na medyo bato siya. Hindi siya madaling maakit. Never siya nagka-issue ng ano, pambababae or ano. Kaya alam kong matino naman siya. Oo, yun. So, pag ganyan, ikaw na lang gagawa talaga ng move. Labanan mo yung kaba mo. Inom ko muna ng wine. Ano magandang linya, Kara? Talagay mong alam eh. Napapansin ko eh. Halimbawa, o, di ba? Halimbawa, tayo yun. Dahil mong tips eh. Okay. Roll day kayo dalawa. Kanyari. Ako yung director. Ikaw yung director. O, di nasa kwarto, no? Wait lang, ako director. Okay, sige, ikaw mag-ano. Okay, sige, direct. Alright. Okay. Lights, ready? Ready. Camera, rolling? Rolling. Okay, oh, quiet on the set. Okay. Quiet. Walang take to exam na to, okay? Alright! Okay. Actors, ready? Ready, direct, ready. Ready, okay. Ang exam na. Nakahiga kami. Huwag ka makulit, artista ka dito. Director siya. Director ako. Inaano kita. Okay. Male actor. Yeah, po, yes po. Apo, ang exam na dito, ha? Direct. Ang exam na dito. Direct. Kuya ay tulog ka, wala ka sa mood, pagod, galing wala trabaho. Di ba? Ayaw mo sana, kaya lang, pagbibigyan mo siya kasi makulit. Makulit, okay. Alright? Okay. Actress! Sige, direct. Ipilitin mo siya sa pinaka, sa pinaka malambing na paraan. Sige. Papipikong ka na kasi parang tumatanggi, pero itutuloy mo hanggang matuloy. Hanggang matuloy. Alright! Sige. Point on the set, sa pelikula, huwag kang kikibo, Diyos ang ihipo. Action! Direk, pwede nating palitan yung title, Direk. Ano title? Ano na lang, huwag kang kikibo, papasok ang hito. Okay. Point on the set! Huwag kang kikibo, papasok ang hito. Alright! Ano ba yung pagod na pagod? Action! Papagod na ako sa daming trabaho. Kanina nagmungkal ako ng lupa, tapos binalik ko din ulit. Tapos ano ba yan? Babe? Pagod. Ano? Pagod ka? Pagod na nga ako eh. Gusto mong hilot? Hilot? Oo, hilot. Naku, nagpahilot ako kanina eh. Hard nga eh. Hard? Pagpisil niya, oh, napagod na ako. Gusto ko tang hulitan ulit, baby. Pwede bang ano? Sige. Sige, tanggalin mo yung t-shirt mo. Tatanggalin ko? Tanggalin mo, tapos talikod ka. Malamig eh. Tsaka pagod na kasi ko eh, alam mo. Ano ba yan? Sige na ako magtatanggal. Bosesan lang. Kaya, huhuparan mo talaga ako dito. Eh kung makita mo yung gubat ko. Ha? Ay, ano ba yan? Akala ko kasi rinak. Bakit hawak ako? Masa kaya chiko? Nawakin mo. Sabi mo kasi action. Pag ako may naramdamang iba ha. Kasi... Sabi ko bakit niya? Akala ko voice acting. O diba? Kung nag-uumpisa ka na yung ma-feel, ganun. Itong weakness sa mga lalaki. O diba ako nga tinablan eh. Yung pang-asawa mo. Oh. Ang weakness sa mga lalaki, itong likod, yung batok, ihahawiin nyo paangat pag gano'n. Oo, oh, ganyan. Paano mo alam yan, Kara? Bakit ba?
pababae din may ganun din. Tito. Oh, pataas ganun. Nagbo-voice over kasi tapos pag halimbawa nakahiga, ano? Gaganon sa ulo tapos bigla. Pag nakaganon na sa ulo. Gaganon na. Kasi parang basketball lang. May laro kami. Tapos. Siyempre magsisimula yan sa mama, sahihin mo muna. Siyempre yung ula, walang mali siya. Hindi niya mararamdaman may plano ka. Dapat meron na. Di, hilot mo na kunyari para mag-enjoy muna siya sa hilot. Mm-hmm. Tapos after ng hilot, syempre iba na yung hagod mo. Oh, kasi syempre hindi ka naman talaga marunong maghilot. So, oo, yung ano-ano lang. Oo. Alam mo yun, yung hagod-hagod lang. Pag kada ahagod mo. Ah, sige, demo, demo. Jen, ikaw naman, demo. Oh, Jen, oh, game ah. Kainin ko yung Chico. Oh, game. Oh, game, game. Why don't the set sa pelikulang wag kang kikibo, papasok ang hito. Alright. Action! Good evening, babe. Ay, babe. Ay, babe. Pagod ka ba? Uy, sobra akong pagod eh. Dahil kanina, alam mo, sobra yung ano ko, yung the mood ko. Yung sa trabaho, you know, I'm in the mood to work and alika on. Alika muna, pahinga ka muna. Gusto mo ipag ano kita, hiluting kita? Ah, hilos. Pwede naman, sige. Marunong ka ba manghilot? Kasi nung last time hilot mo ako, di ba parang tumabingi yung pangako eh. Mula ulo hanggang paa. Ayan, yan. Oo. Oh, oh. Ipagtimpla muna kitang kape, ha? Wag, mainit, mainit. Ah? Mainit, huwag ka na magtimpla ng kape. Ah, sige. Tara na. Ay, hilotin na kita, ha? Ayan, ayan, higa ka na. Ayan na. Oo. Eto na, nakahiga na ako, ha? Saan mo gusto una? Ulo muna? Chef, oo. Oo. Ulo sa baba? Sa ulo muna. Ay! Sorry. O, diba? O, sa ulo. Kaya marunong ka mangharot tapos pagsasawa mo, di ba? Oo. Hindi pa niya natatry kasi, well, pag first time talaga, syempre kakabahan pa si Ate Jen. Pero asawa pag niya kasi na may anak na sila eh. Hindi, nasanay lang kasi siya talaga na yung lalaki. Hindi, nadala ako kay Kara. Ang galing ni Kara. Okay. Alam mong alam mong tunay na tunay, di ba? Real na real. Real na real. So, with real fruit beans. Salamat, Kara. Di ba, si? Dapat baguhin mo yung mga video mo. Guru, di ba? Grabe naman. The love uh-oh guru. Oo. Basta masahihin mo lang siya. Basta lagi una ulo. Gandahan mo yung hagod. Mm, sa ulo, pababa. Oo. Sa ulo, tapos pag sa may bandang liig. Medyo gaganunin mo. Ano yan? Medyo iikutin mo yung parang sentido. Dito sa ulo? Oo. Oo. Doon yun talaga eh. Sabi MTRCB, join the group. Uy, nagpaalam ako ha. Kung may topic na to. Oo nga, tsaka oo, asawa nga naman to eh. Oo. Mm-hmm. Tsaka para lumakas-loob mo yun nga, minsan try mo yung mag-ano ka, mag-wine kayong dalawa, baka makatulong. Social, no wine? Oo. Diba? Mag-wine, no wine? Oo. Try ko yun namin gabi. Mag-ano ko. If there's a wine, if there's a wine, you're mine. Yun ang ba yun? Ha? Eh, lagi sinasabi ni DJ Kara, pag may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Totoo naman yan. Bakit tingin sa akin? Pag may alak, may balak. Pag maganda ang suot. Ano? Bani. Bala kayo magtuloy. Ang sayang lang. Ay, nak. Ay, nako. Tumutuloy ako. Ba yan? Pinapawisan ako sa mga pinagagawa. Ayan nga. Pagod ako sa kakatawa. Ate Jen, ha? Oo. Huwag ka daw mahiya, sabi ko ni Kuya Ernie ng Primark. Oo. Hindi ka nga daw nahihiyang hingin yung sweldo niya. Buwan-buwan eh. So dapat hindi ka rin mahihiya. Ganun daw yun. Sabagay yung point. Diba? Sabi nito, turn off si PPJ kay Karo. Na-turn off ka ba sa akin? Hindi nga eh. Na-turn off ba? Na-turn on, feeling ko. Okay. Na-turn on ka ba? Ayaw na sumagot. Your hands on. Ayaw na dito. Sabi niya, nakainom ba si DJ Kara ngayon? Uy, hindi ako nakainom. Eh kasi, tinutulungan ko lang sa topic. Oh, siyempre, alam hindi ako mag-share. Kaya nga. Ayun nga, ilang. Effective ba eh, Kara? Diba? Piniem pa ako, piniem. Sino? May nag-PM sa akin. Hindi ako nakainom. Bawal po na kainom dito. Oo nga, bawal yung mga ganyan, mainom-inom.
So, kinilalamunan ko. Feeling ko mamamaos ako bigla. Pinagpawisan daw si Kuya Chico. Oo nga, di ko pinapawisan. Bakit kasi pinapawisan? Eh, ako, you know, I feel hot. I feel hot. Yan natin dyan. Mag-ano lang, kumbaga, yung diskarte lang, kumbaga. Iba-ibahin mo naman. Mm-mm. Diba, for a change. Malay mo, diba? For a change. To set the mood. Yan, bilang mood yung pinag-uusapan natin. It's all about like setting. Like, tapos next week tatawagan ko kayo ulit. Yan, diba, oo. Lagyan mo ng, yung kama nyo, lagyan mo ng... Ano? Petals. Ng rubber ducky. Oh, yeah. Para tumunog. Oo. Lagyan mo ng rose petals. Pwede yung tumawag next week? Pwede. Pwede, pwede yan. Ah, pwede. Kaysa itagbo kami ng video, tawag-tawag ka na lang. Ha. Ano daw? Kaysa itag mo daw kami ng video, mas okay ng kwento mo na lang sa amin on air, no? Oo. Sige. Sige. Tijen, ha? Salamat ng marami. Salamat din. Salamat. Thank you po. Bye-bye. Bye. Ay naku, ang mag-asawang si Katrina at si Philip Art Floyd Binuya ay nakikinig sa atin from Japan. Oh, nananabi tayo. Si Kat tsaka si, ay si Chek nga, from Tokyo, in the mood daw sila. Haru! Alam mo, the best tong dalawang ito, high school pa lang, high school days pa lang, sila na until now. No? Talaga? Isang masayang pamilya na sila, nakakatuwa. Congratulations. Hello kay Yang Belizon, Mayan Garzanida. Cardiac Nation daw, Caras Warriors, Angeline La Rosa, Sheng, Galve, pusang galang sulat to. Ano? Gagandahin nyo kasi. Janeline, sino ba yung sulat, ikaw? Arabelle Stipon, saka Jollibee. Hello po sa inyo lahat. Sa Jollibee, sabi ng lola ko, Jollibee. Ay, bumili ka sa Jollibee. Ay. Grabe, napagod ako. Ako din eh. Ba't ganun? Iwan ko, ang hyper natin, ang aga-aga Chico, nakataas pa. Buhok mo, baba natin. Ayan, baba mo ha. Tumaas kasi, paano hinawakan mo? Huwag ka magulo dyan si Mr. Brad, nakita ko na. Alam, baka magalap sa akin yan. Yari ko na yan. Lagot. Ay, nako. 721-2429, tawagan nyo kami. Tawag, dali! Hello sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook, 2.5 live viewers. Oh, hello. Oh. 2.5, 2,500. Live viewers. Hello sa inyo lahat. Binabati ko po yung nanonood sa kabila. 300k dyan. Hello. Grabe siya. Hindi kasi pag normal lang gabi, 300 lang din ako. Dako Lord. Grabe kayo. Buti pa ako, ang bait ko lang. Oo nga. Hello po sa lahat ng mga ano, radio stations. From the left to the right. This is how we do it. Good evening sa inyo lahat. Nainom nga. Napagod ako eh. Kara kasi. Si Miss Jacqueline Pariñas. Nakakatawa si Jen. Sabi niya pang may anak na at lahat. Nagtatanong pa kung paano. Diba? Naku, si Madam Jacqueline. Iba yan. Alam mo ito si Miss Jacqueline. Oo naman. Oo, si Madam Jacqueline. Expector. Eh, ano yan? Ano yan? Expert yan. Ha? Oo, si Madam Jacqueline Pariñas na ano na... Tawag nito, nakagaling lang ng Japan yata galing. Ah. So, kanila yung ano, kamag-anak niya yung Pariñas Empanada. Mm-hmm. Ah, talaga? Oo. Oo, napaka-puti. Mm. Napaka-puti mo, Madam Jacqueline. Alam mo, konti na magiging transparent. Naku, muntik na masampal si Sap dyan. Bakit? Si Sap, dati sa kabila. Oh. Tinawag niyang nay, oh. Kasi nakaginto-ginto, maputing babae. Na ano, tinawag niyang nay, dito kayo, hindi man lang ate, nay talaga. Nay talaga. Grabe ka naman kumakan, nay. Si Zap na walang malay. Si Madam Jacqueline pa naman, parang naglalakad na apparition. Yung puti, sobrang puti. Ay, Miss Jacqueline, hindi ka dumadalaw dito ha. Dumalaw ka dito ha. Parang never pang dumalaw ito. Oo, dumalaw ka dito. 721-2429 mga bangga, tawag na kayo sa amin. Parang awa nyo na. Ano ba latest ngayon? Dami latest. Walang kwento ko kaya. Walang latest eh. Actually wala nang latest no. Latest happening, walang latest. Wala nang pasabog ang internet parang ngayon. Parang nung nakaraang linggo pa. Wala nang pasabog ang internet ngayon, wala. So, alam mo kanina no nung bago tayo umere, may napanood akong yung mga vlogger no. Tapos meron sila challenge. Matagal na naman din pero wala lang, naaliw lang ako. Ginawa nila yung yung walang tatawa challenge. So nagbabatuhan sila ng mga corning mga joke. Pero di ba, tapos dapat walang tatawa.
Ang gawin natin. So may gusto niyo bang gawin natin? Mamaya gusto niyo bang gawin natin 'yun? Sige, sige. Kasi 'di ba ano na tayo, maghanap na tayo pero joke. Batuhan. Kanya-kanya tapos basta walang tatawa. Sige. Kaya lang anong gagawin natin kung duduraan 'yung tatawa? Duduraan? Oh, bakit tatalo ka? Oh, 'di ba? Walang tatawa. So duduraan mo ko? Pag ikaw naman, pahiram mong kulangot sa lips, gano'n. Pwede naman gano'n. Ano to, may nag-comment no? ng anak na po sa Julia Montes. Bakit? Sabi nga daw, ewan ko. Nabasa ko lang umano, po. Di umano. Well, ano ngayon, di ba? Alam mo, naiinis ako sa Pilipino sa mga ganyan natin, ano? Yung, halimbawa, may artista na nababawasan yung pagiging magaling niyang artista pag nalaman mo yung totoong sexuality niya, pag nalaman mong yung kanyang on-screen love team, hindi niya talaga jowa sa totoong buhay. Di ba? Parang, may mga, sorry mga pangga, hindi ko talaga makuha tong part na to, no? Halimbawa, di ba, eto, yung Aldab. Okay. Ang dami nag-aaway kasi wala nang Aldab kasi si Maine, di ba, came out with real life, Jowa, di ba? Oh, sino nga yun? Si Arjo. Arjo, di ba? Oo. Pag ba on-screen mong, love team, kailangan ba? Di ba? Alam mo, ang hirap din talaga, di ba, hindi mo kami artista, pero you have to to bear in mind na napakahirap ng buhay ng mga artista, no? Oo nga, yun yung kapalit eh, yung fame and all, di ba, yung glamour ng trabaho, pero ang kapalit nun, sa totoo lang karamihan, no, kung hindi man lahat, eh yung pagkatao nung tao, nung artista. Mm. Kasi most of them, ako naniniwala ko, especially sa panahon ngayon, sobrang kontrolado na sila. 'Di ba? Yung ikinikilos, yung pinapakita, yung sinasabi ay hindi na sila, most of them. 'Di ba? Hindi na nila pagkatao 'yun. Tapos wala na silang choice kasi 'di ba? They have to follow eh. Mm-hmm. They have to maintain an image sa kailangan ganito ganyan. So, mm-hmm. 'di ba, kung ikaw ilagay mo yung sarili mo doon sa ganong sitwasyon, hirap, mabuburyo ka eh, 'di ba? At iilan lang yung mga, artista o personalidad na lumalaban sa ganyan. Yung hindi, wala akong pakialam, 'di ba? Ito mm-hmm. ito ko eh, 'di ba? Hindi ako masaya sa kung ano yung ginagawa ko nang dahil sa dinidiktahan ako ng mga ng society at mga tao sa paligid ko. True. So, 'di ba? So, pero dahil meron na silang na-build na, siguro kung yun nga yung example, no, yung love team, mm-hmm. ganyan. So, syempre, yung mga fan, di ba, magagalit. Ang nakakatawang part, di ba, siguro ma-disappoint ka, pero talagang, you would go out of your way para, di ba, parang kulang na lang, gusto mo ibuwis yung buhay mo para lang, di ba, masabi or malaman o artista na, oy, ginagawa mo, blah, blah, blah. Tapos, di ba, dati na inidolo mo, dati na napasaya ka, kung ano nung pinagsasabi mo ngayon, di ba? No, wala kang kwenta, bla 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 bla. Totoo yan. It's as if hindi ka niya napaligaya, di ba, minsan sa buhay mo. So, anong klaseng utak meron ka? So, di ba? Diba, may komedyan sa Pilipinas, di ba? Isang daang joke sa tumawa ka, meron siyang isang joke na na-offend ka, ayaw mo na sa kanya. Diba? Oo, diba? Parang galit ka na. Ikaw nga, tayo nga, sa mga sarili natin, may mga pagkakataon na yun, nagigilty ka, diba? Mm-hmm. Because of what you did. No, so, nagigilty ka kasi alam mong mali yung ginawa mo. True. Diba? Ikaw din naman, yung iba dyan, ang linis nyo ba? Diba, napaka, yan yung ayoko din eh, diba, yung mga tao, kala mo, napaka morally upright. So, may kasalanan ka din, diba? May kasalanan ka rin sa buhay mo, kang sko dyan. O, hayaan nyo sila. Kung anong gusto nila, di ba? Kung ayaw na nila, di ayaw na. True. Suportahan nyo sila. Kung talagang mahal nyo sila, minahal nyo na, kung ano yung gawin nila sa makasusunod nilang mga hakbang, suportahan nyo, di ba? Matututunan yung mahalin nila. Ako, perfect example sa akin kaya ako, Chico. When Charisse came out to si Charisse Pempenko. Bilang Jake Cyrus. Jake Cyrus. Actually, mas gusto ko sa Jake Cyrus, ha? As a taas tao kaysa kay Charisse. Kasi yun totoo niya eh. Yun siya eh. Pero siyempre, ako aminin ko pag sa boses, doon pa rin ako sa lumang Charisse. Pero, di ba, I like the personality, di ba? Mm-hmm. It takes a lot of, courage eh, para, gawin mo yan. At alam natin lahat na ang daming bumabati ko sa kanya, di ba? Mm-hmm. Ang daming nagsasabi, blah, blah. Pero, di ba, yung personalidad niyang ganun, gagawin ko to, gusto ko to. Kudos sa mga, sa mga personalities na, na kumawala sa showbiz, John Lloyd. Oh. Di ba? Mm-hmm. Oo. Ano na siya ngayon? Mas pinili niya ang simpleng buhay. Ordinaryong tao, di ba? Mm-hmm. Oo. Sino to? Karang si Andy Eigenman. Oo. Di ba? Oo. Nandun na siya sa Siargao. Sa Siargao na siya nakatira. Ay, talaga? Oo. Mm-hmm. Wala akong masyado kasing binenta nga niya lahat ng pakotse niya, mga sapatos niya. Nagtira lang siya ng pandagat niya.
So, pag nasa Maynila siya, nag-grab na lang daw siya. Diba? No, kasi, tayo, no? Ano kaya feeling ng mga buhay artista sa totoo lang, hindi palaging, you know, hindi palaging masaya? Baka feeling ko lang, ha? Feeling ko mas madalas nga yung medyo malungkot, eh, dahil, you know, pagod na pagod ka, pag uwi mo, wala ka ng social pressure, life. Stress. Diba? Tapos pati yung social life mo, yung personal life mo, eh, hindi rin private talaga kasi na sinasa publiko ng lahat, di ba? Kada kilos mo, syempre, nawawala na sa isip ng mga tao na, tao nga lang din pala yan, di ba? Minsan may masamang gising din yan. Mm-mm. At kailangan mong maging okay sa lahat ng pagkakataon, tayo nga, eh. Mm-hmm. Kahit naman sino, di ba, may masamang gising tayo at minsan bad mood ka kahit wala namang ginagawa sa'yo. So, tao lang din sila. At yan din ang dahilan, Kara, kung bakit ang mga vloggers ay sikat. Kasi ang vloggers, walang keme. Walang filter. What you see is what you get. Mm-hmm. Di ba? Wala silang, walang director, walang spotlight. Di ba? Pag nag-vlog sila ng ano, ng buhay nila, kung ano sila, yun sila. Correct. Di ba? Mm-hmm. Buti na lang, may ganyang issue, din naging vlogger si Kara. Grabe. Di, totoo naman eh. Di ba? Oh. Anyways, pabati daw kay Daddy Froilan Trinidad na lagi naka-tune in. Grab driver, kuya. Ay, Daddy Froilan. Hello ay, po. Mamaya nga pala, after the show, ha, Paris Point, ano ako. Buendia, Helpuyat. Andiyan ako, Paris Point, Buendia, Helpuyat. Alright, si Kara, tanongin natin kasi nag-artista dati to, eh. No? Oh? Napalad ko may eksena kay ni Alden Richards, di ba? Oy, so siya. Meron siya ka ng eksena. Oo, dati pa yun yung magpakailanman niya. Oo. Magpakailanman. Ex niya doon? Oo. Ayun. Hindi magbabago. Nanloko sa kanya. Ay, ikaw yun? Oo. Ano linya mo doon? Hindi ko na maalala yun eh. Huwag ka lalapit. Ganun. Kalimutan ka, tagal na noon. Meron pa yung isa yung sa ano din, yung kontrabida ni Rian Ramos doon sa, ano ba yung magpakailanman? Ikaw rin? Pinalayas ko siya, oo. Tatatalaka ko doon. Kontrabida. Maldita. Talaga? Mm-mm. Baka. Papicture ako mamaya sa'yo, ha? Ibang wow, kind. Ikaw nga din, eh. Kala mo dyan, ha? Papicture ako sa'yo, nakakabay, ha? Yes. Gusto mo ba yun? Walang tawa, sagot lang, yes or no. Okay lang. Namamaos na ako sa inyo, ha? Pag ang... Wow! Ayan na. Sino to? Ay! Si Jerome. Jerome! Hello? Wala? Hello? Hello? Ayun. Oy, Kuya Jerome! Hello, sir. Oy, sir! Sir! Hindi ka naka-out ng time card mo. Oh. Oh. Kumusta ka naman, Kuya? Okay lang. Pwede bang pakilaksan ng boses konti, Kuya? Okay lang. Yan. Okay lang. Anong pinagkakabalan sa buhay, Kuya Jerome? Sa ngayon, pinagkakabalan? May hanap buhay ka ba? Ganyan? Pwede bang sabihin? Pwede naman. Kesa imostra mo, hindi namin makikita. Eh. Unless illegal yan. Oo, ganyan, di ba? Illegal ba? Hindi. Hindi naman? Hindi, legal tayo. Oh, yun, doon tayo sa legal. Tama yan. Doon tayo sa legal. Legal tayo. Oo, wala namang ano eh, okay lang tayo. Tayo lang naman dito eh. Malaban tayo ng pata. Tama. So anong nung hanap buhay ni Kuya Jerome? Wala naman akong hanap buhay. Trabaho. Oh, yan. Sige, trabaho. Yan, anong trabaho? Isa akong buwan eh. Isa akong security guard. Sir, pakitigit sa labi yung telepono tapos lakasan ng boses. Si Kuya Jerome daw ay isang magiting na security guard. Okay, hello po sa lahat ng mga pangga nating security guards. Ha? Anong binabantay mo, Kuya? Subdivision, bangko, ganyan. Hindi ko nalang sasabihin. Sige. Basta security guard po tayo. Security guard, ha? Ang mga security guard ba ngayon required na may batuta? Lahat. Required? Legit na tanong, required ba na may batuta ang security guard? Depende. Papat depende. May mga blue guard kasi, wait lang. May mga yung batuta ba yung panghampas yung ganun? Depende siyo kung anong ginagawa mo. Hindi. Yun nga yung ganun, yung batuta. Parang batsa. Parang batsa. Basta yun, tama yung sinasabi. Nightstick. Yan. Iba yung pinapantusok nila, hindi yung pinapantusok. Drumstick naman yun. Drumstick lang yun. Stick lang yun. Okay. Kuya Jerome, one time, may naranasan ka na bang ano, tinusok mo yung bag tas may nabutas, halimbawa, may juice sa loob, nabutas, ganyan. Kasi tusok kayo ng tusok ng bag ng mga ano, wala pa sa naman. Entrance, wala pa naman. Oo.
Tapos, ano ba mahirap sa ano ng guard? Yung pagka nagro-ronda din, ano? Feeling ko ang pinakamahirap na, ano, ang pinakamahirap na trabaho ng gwardiya ay makisama sa mga taong walang ID pero matapang pa sa gwardiya. Yun. Totoo. Tama si Papa John. Totoo. Tsaka yung mga coops. Oo nga, ano. Hindi ba ako kilala? Hindi ba ako kilala ganun? Oh, eh, ang galing ni Papa Jackson, ano? Yun. Iba-iba to eh. Iba klase. May natulong. Galing talaga yan. Oh, Papa Jack. Pwede kung sino, Papa sino? Jackson pala. Pwede kung magtanong. Ayo. Sagutin mo. Magtanong. Pwede ba? Sagutin mo. Pwede po ba? Natanong. Oo po. Pwede. Bakit dati Papa Jack, ngayon Jackson na? Ninugtungan niya lang. Ay, hindi kasi po yung Papa Jack po kasi ay nakalisensya po yung dati kong istasyon. Mm. Ah, ibig sabihin bagong istasyon mo na to? Ay, oo po. Oo naman, ano ka ba? Ang saya mong kausap, no? Mm-hmm. Para ikaw yung malungkot, Jerome. Ha? Para ikaw yung malungkot. Nakainom ka ba? Sino? Ikaw. Bawal sa amin yun kasi naka-duty tayo. Oo nga naman. Ikaw ba ay roving guard o gate guard? Pwedeng hindi ko na ho ba sabihin. Ah, okay. Sige. Gate guard ka. Tama ako, di ba? Galing. Hindi, kasi kung hindi ka roving guard, gate guard ka. Sige po, nandun na tayo. Oo. At subdivision yan, di ba? Ano? Huwag na po natin bagbitin. Oo, subdivision. Papa Jackson. Oo. Subdivision yan. Di ba? Para may tinatago ka naman. Kasi kuya. Pili, ano, may nakarelasyon ka bang ano? Residente ng village? Wala naman. Wala naman sa relasyon ng buhay. Oo, sige. Topic natin ngayon. Ay, oh, sige. Tungkol ba sa pera yan? Hindi, no. Quiet. Medyo. Sige. Kwento na. May mga pagkakataon na pumapatungkol sa pera. Ah. Ah, sige, kwento. Pag gagantong usapan, seryoso ako lang nakikipag-usap. Pero pag mga... Tumahimik kami bigla. Pero pag mga tungkol sa mga paano mag-aya. Search kami ng solusyon. Kayong dalawa yung... Search kami ng ano kung paano masusunod. Game. Papa Jackson, naniniwala po ba kayo na ano, na sa kasabihan na mas mabuti pa yung ibang tao kaysa sa mga kamag-anak mo? Hindi ho. Bakit? So, wala pong ganun kasabihan. Wala basihan, no? Tsaka walang ganun kasabihan. Ah, ganun po. Hindi kasabihan po yun. Sinabi lang yun ng mga tao na nung nilapitan yung kamag-anak nila, hindi sila napagbigyan. Nagkaroon ng ganyan. Kaya nagkaroon ng kahulugan. Oo. Pero doon naniniwala doon. Parang sa akin, parang tumutugma na gano'n na nga eh. Oo, pero hindi siya kasabihan. Pero paano ba nangyari sa'yo, Jerome? Mas mabuti pa nga yung mga taong nakapaligid sa akin ngayon kesa dun sa tunay na kamag-anak ko, lalo na yung mga kapatid. Sa sitwasyon ngayon, kailangan ko talaga ng tulong nila. Kaya lang, simula nung nagkapamilya kami, parang wala na yun. Ah. Wala na yung mga dating kunba namin. Sa katunayan nga po niyan, malapit lang po yung sa amin dito. Kaya lang, madalang na akong umuwi simula nung pumanaw yung magulang naming babae. Hindi na kami halos nagkakasama-sama. Okay. Andun na po yung ano, andun na po yung nagtatawagan. Pero parang parati na lang ako yung gumagawa ng ano para magkaroon kami ng komunikasyon. Yun. Eh ano masama doon? Hindi ko gumagawa ng paraan. Yun nga po, katulad po ngayon na yung katulad nung kasi dahil lang po ako dito sa Bulacan yung pagka yung katulad nung mga kinakapos wala pag mga dating sa ganyang usapan parang kailan ka ba huling kinapos? Maraming beses. Lumapit ka sa kanila? Maraming beses. Oh, hindi ka na pagbigyan? Wala. Ay, baka kapos din sila, Brad, di ba? Hindi. Alam ko naman yun. Hindi mo pwede sabihin na sila kapos. Di ba? Kasi kung kapos talaga, wala kang magagawa. Sorry, may mga panggaganyan na ano. May mga tao na pagkitignan mo sa Facebook, mukhang mayaman, pero sa itong buhay, kapos din. Mm-mm. Di ba? They just choose to look the way they look because they want to project to the world na okay sila.
Oo, tsaka doon na lang sila bumabawi eh. Di ba, yung look na sa lang. Sa pag-aayos ng sarili. Or may mga taong ganun lang talaga. Kaya Chico nga, di ba, kinakabos niya, mukha siyang mayaman. Uy, grabe. Oh, sabi, pero, sabi yan, sabi niya. Pero na, pinili ganyan. Mo kasi yan ang itsura mo. Diba, pinili mo yan. Hindi nga ako nag-aayos eh. Pero di ba, kumbaga, mukha ka nakakaluwag-luwag. Hindi ka mukhang mahirap. Ewan kahit kinakabos ka, di ba? Mukha ba kumaluwag? Nakakaluwag-luwag. Ah, okay, sige. Carry on. Kumbaga, baka sumasama ang loob mo because you are in the assumption, Jerome, na na hindi ka nila pinayaram kahit meron sila. Paano kung wala rin naman? Wala. Hindi ganun, Papa Jackson. Alam ko naman na... Paano mo alam? Kaya ako sila nilalapitan. Alam kong meron sila. Paano mo nga alam? Mas kilala ko sila kasi... Diba? So wala kang basihan. Impression mo lang yun. Mali yun. Paano balikan ka nila? Sabi nila, huh, wala kang pera? Eh, tinan mo tsura mo. Mukha ka may pera. Akala ko, di ba? Paano kung akala din nila? Kasi akala mo din may pera sila eh. Paano kung balikan ka nila na akala nila, akala nila may pera ka, at nanloloko ka lang? Okay, next topic. Hindi fair yun, di ba? Na nasasama ang loob mo kasi hindi ka nakahiram sa kanila kasi ina-assume mo na meron sila at hindi kanila pinahiram. Eh, paano kung mali ka? Alam mo, Papa Jackson, first time kong tumawag dito eh. Oh. Hindi, kaya may mga kasama ko sa bahay, number one, may asawa ako. Ngayon lang, parang... Daddy, pakilakas po! Parang... Yung masakit sa loob ko na hindi ko po para totally na ibubuhos ba. Gusto ko na, ano ba, yung... Paps, pwede ba kulungin mo ng kamay yung telepono, tapos lakasan mo yung bobo? Ayun. Kara, ano nga ba yung kasabihan tungkol sa expectation? Kalimutan ko. If you expect too much, di ba? Oo. If you expect too much, just the way you are. Hindi, nakalimutan ko lang eh. Nakatulong. Anong kasabihan niyo? If you expect too much, the left and the right. Di ko alam yung mga ganyang kasabihan. Okay, sige na kuya. Tuloy mo. Ano ba yung pinagdaanan mo lately? Pinagdaanan ko, yun nga po, yung mga oras na kailangan ko sila. Ana, wala naman. Ang daming beses ko na silang sinubukang lapitan. Pero wala po talaga. Bigyan mo kami ng halimbawa na lumapit ka at hindi ka na magbigyan. Maraming beses. Example. Tulad lang nung nung lakas mo, Paps? Nung time na kailangan ko talaga kasi na unang-una nangungupa lang ako. Tapos napakilakas kuya. Naudlot pa na na nag-resign ako sa trabaho kasi may lilipatan ako kasi mas maganda yung bigayan ba? Kailangan ko ng mga requirements, kailangan kong mag-renew ng lisensya. Naisip ko sila. Nung una, okay yung usapan namin, pero nung oras na talaga na wala naman eh. Bigla na silang nag offline. Alam mo yung Papa Jackson? Biglang nawala sa line. Kasi ganito na pare ko, hindi kasi nila obligasyon. Ulitin ko ha, hindi nila obligasyon na ibigay yung pabor na hinihingi mo kung ayaw nila. You are not the responsibility. Pero siyempre, pare ko, tama nga naman, naintindihan ka namin na sumasama ang loob mo. Diba? Sumasama ang loob mo. Kaya lang pare ko, anong gagawin natin? Kung totoo, paano kung totoong wala talaga sila ipapahiram sa'yo? Mas kilala ko kasi sila, Papa Jackson eh. Ha? Mas kilala ko po sila.
kaya po ako lumalapit sa kanila. Kasi mas kilala ko po sila na. O di wag ka na lalapit next time. Kaya nga po, lumabas yung nasabi ko na mas buti pa yung ibang tao kaysa sa mga kamag-anak mo. O di sa ibang tao kung na lumapit. Para wala ka sa mga... Ganun nga po yung nangyayari. O di, okay. Eh, ano pa po yung binuhay kami para magkakapatid? Na nakukuha nga po ako sa ibang mag... sa ibang mga magkakamag-anak kahit ano. Eh, tulad lang nung napuntahan kong lugar, may magkakapatid na talagang yung alam mo yung tulungan sa isa't isa. Yun yung hinahanap ko sa amin eh. Hindi naman ako naging madamot sa kanila kasi nung mga panahon na wala rin sila na meron ako, hanggang kaya ko. Nagbibigay ako sa kanila. Pero ngayon kailangan ko sila, Papa Jackson. Wala. Sarap, di ba? Papa Jackson. Oh, anak. Papa Jackson. Ayun, kaya di naman sana ako tatawag kasi di naman ako sanay ng mga gani-ganito eh. Kaya lang parang gusto ko bang... maglabas ba? Ng sama ng loob. Oo, tutusin meron akong asawa eh. Kahit dun lang sa kanya. Pero parang kulang. Huwag ka na mag-expect na lang pare ko. Ganun na lang. Tanda mo, pag lumapit tayo sa isang tao, kahit sino pa yan, kay kapatid pa yan, at hindi tayo binigyan ng pabor, alam mo, Papa, hindi na, we are not supposed to take it against them kasi prerogative nila yun eh, kung pagbibigyan tayo o hindi. Alam ko, may mga pagkakamali rin akong nagawa sa kanila. Yan, pag-usapan na, ano yun? Yung, hindi ko nasasabihin yung kasi. Baka, di ba, alam, pag-usapan natin, andayin mo kayo sabihin. Okay lang, kaya ko naman na yun. Pero, okay. Sige. Ikukong, hindi naman ako sa nanunumbat. Yung nanunumbat na, dati, nung wala ka nga, nandito ako, hindi naman kita tinanggihan, di ba? Ikukuhan mo sa mga pagkakamali kong nagawa sa kanila. Tama naman yung sinabi ng mga ibang nasa tao na kapaligid sa akin. Simula nung namatay yung mga magulang ko, ala na, hindi na kami yung banding-banding, yung mga ganun, Papa Jackson. Wala na yung binuhay kami ng mga magulang namin na, magtulungan kayo kasi, di ba, ala na yun. Ngayon, kung ano to, parang dumadaan na lang, lumilipas na lang yung mga araw na kanya-kanya na kami. Okay, ganito na. Alam na yung pamilya. Tawag mo ito. Jerome, huwag kang iyak. Papangit ka. Pangit okay. Naman talaga ako, Papa Jackson. Hindi, lalo pa yan. Wala ka. Hindi, ganito ha. Brad, naiintindihan ka namin. Ha? Masama loob mo kasi hindi ka napagbigyan. Masama loob mo dahil hindi ka napapahiram. Pero, I get the sense na nakikipag-usap ka lang sa kanila kapag may kailangan ka. Ganun? Hindi naman ganun. Kasi yun yung kwento mo eh. Lumalapit ka kasi may kailangan ka. Sabi ko kanina na na parang ako na lang talaga yung gumagawa ng paraan para magkaroon pa rin kami ng komunikasyon. Kahit malayo kami sa isa't isa, may cellphone naman. Wag mo na, ibaba mo expectations mo, Brad. Oo, di ba? Disappointment happens when you expect too much. Nabasa ko rin eh, nagkalka lang diba? Sa Google eh. Wow! May nag-comment din dito eh, tungkol doon dito. Pare ko, ganito, hindi mo ko sa kami nanggagaling ngayon, Ito kasi pare ko, hindi ka naman pwedeng sulsulan yung gabi na at sabihin sa'yo na, oo nga, walang kwenta yung mga kapatid mo kasi iniisip mo na yan eh. Hindi na para palalain namin yung naiisip mo na. Kasi kung ano naiisip mo, ikaw yan. Di ba,
we cannot take it against you pag naramdaman mo sa mga loob mo sa kanila kasi hindi ka nga naman kasi napagbigyan. Same manner, hindi mo rin po pwedeng pilitin sila na bigyan ka ng pabor kung hindi sila komportable, bigyan ka ng pabor. Di ba? Ayun, ganun na nga lang gagawin. Huwag ka nalang mag-expect. Ano nga yung kara ulit, yung quotation? Binasa niya ulit. Hindi, may mga comment na kasi dito tungkol sa disappointment. Ayan o. Hanapin ko. Huwag ka nalang mag-expect ka, ano? Too ayun much expectations can lead to disappointment. Nakakasama talaga ng loob, pero hindi naman sila obligado talaga. Alam mo kung iintindihin natin si Kuya Jerome, somehow ako nagigets ko yung punto, di ba? Kasi buti sana kung kasi sinimulan sa kamag-anak, pero kasi kapatid kasi, di ba? Kapatid, di ba? Dapat nga yung talaga yung pinalaki kayo, di ba? Nagtutulungan and all. Pero nakaka-disappoint, nakakasama ng loob kasi hindi nangyayari. Now, ang tanong kasi bakit 'yan nangyayari ngayon? 'Di ba? Kung ang kwento, kung ang nangyayari ay maayos ang naging relasyon ninyo kahit na nawala yung mga magulang ninyo, I don't think may ganitong kwento, 'di ba, na lumalayo, ganyan, no, ikaw nag-e-effort ka kasi tas may binanggit ka pa na may nagawa ka rin, 'di ba, nakasalanan, aminado ka naman, but ayaw mo kasing ayaw mong nirerespeto namin, ayaw mong sabihin, but you know, pero, ang dating Kuya Jerome, ang hirap kasing mag-usap tayo at hindi natin, you know, I mean, hindi namin alam kung ano yung bagay na yun dahil pwedeng yun yung dahilan kung bakit lumalayo sila, di ba? Tapos ikaw nag-e-effort ka na lang na, pero ayaw na talaga nila, pero baka dahil doon, baka lang, yun yung naiisip ko, no? Eh, kasi imposible naman na kung... Pero sa dami pa nilang mga buhay kami, di ba? De, kahit yung isa na lang sana yung magkuhan sa akin. Problema kasi alam mo lang yun. Alam mo Kuya Jerome, ako gusto kong maniwala na okay ka bilang kapatid, no, na okay ka sa kanila. Kaya lang kung ganyan ang kwento, parang ganito, no, lahat ng kapatid mo, ilan ba kayo magkakapatid, madami ba? Okay, sige. Anyway, kung lahat ng mga kapatid mo, Kuya Jerome, 'di ba, kung marami man kayo, eh lahat may, hindi ko alam, may tampo sa'yo, may galit sa'yo. Tama ba naisipin na ano, sila yung may mali? Ikaw nag-iisa ka lang? Diba? Lahat sila may issue sa'yo, may something sa'yo. Nahuli yun, nahuli. Narinig ko sa background. Nahuli ng boss. Yung ano? Diba? Pero diba totoo yan eh. Ako, hindi ako naniniwala sa mga ganyang klase ng tao. Kanina lang, no, ito, I've been saying this for the past few days, na may mga tao na masyado nag-self-pity, no, na, di ba, walang kumakausap sa akin, no, na nalulungkot ako, bla 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 bla, walang tumutulong sa akin, walang nagki-care. Pero meron naman siyang pwedeng kausapin, ayaw lang niya. Ang katotohanan, siya yung lumalayo, di ba? Oh. Siya yung lumalayo. Yung mga tao gusto naman mag-care sa'yo eh, pero you are not letting them, no, na, you know, kausapin ka kasi feeling nila kaya mo naman. So, yan! Kung nagmamatapang ka dyan, hindi mabuhay ka mag-isa. Di ba? Yan! Kaya mo naman pala eh. Pero, kung paparamdam mo sa kanila, kailangan ko kasi ng, you know, ganyan eh. So, ngayon, dito kay Kuya Jerome, ako, kung nakikinig ka, nahuli ka, buti nga. Oh, buti nga, wala akong pakialam. Di ba? Feeling ko, gusto ko maniwala na may mali sa ugali mo. 'Di ba? May nagawa ka kaya sila ganoon. Kasi 'di ba? Totoo naman, magbabarkada kayo, sampu kayo. Laba, lahat sila umiiwas sa iyo. Tapos sasabihin mo may kwento ko, ako ganto ganyan. 'Di ba? So tama ba? So iisipin ba natin na ang may mali yung sham? Lahat sila pare-pareho ng kwento, ikaw lang yung nag-iisa. Alam mo ang tawag diyan? The law of probability. Oh, math. Oh. The law of probability. Hindi rin ako sure, pero parang ganun. Diba? Ganun eh. Parang may mali kung iisipin natin na oo nga, tama ka. Mga siraulo nga sila, wala silang kwentang mga kapatid. Eh, silang lahat, tapos ikaw lang. Diba? May mga ganyan tayong kaibigan, diba? May mga ganyan or kakilala na feeling niya siya lang lagi yung naaapi, feeling niya siya yung laging tama, may issue siya. Pero pag tinanong mo yung mga kaibigan niya, pare-pareho ng issue sa kanya, diba? Gusto niya siya yung damayan, siya yung
Eh, siya naman yung mali. But, yeah. Anyway. I mean, we would love na, Jerome, no, na ma-solve mo yung problem. Oo, oh, tsaka, oh. Ang hirap kasi na makikipag-usap tayo sa tao, no, wag, please lang, wag kayong tatawag dito kung ang arte nyo at sasabihin nyo, ay, hindi, baka pwedeng hindi nabanggitin. Eh po. Hulaan nyo na kung kasunod. Ha, wag kayong tatawag kapag ayaw nyo, patawag kayo dito kasi magkikwento kayo. Now, kung ayaw nyo magkwento, wala kaming oras para sa inyo. Huwag kayong tatawag. Hindi namin kayo kakausapin. Sungit mo, may regla ka ba ngayon? Feeling ko nga, baka gusto ko lang magpalambing. Yes! Gusto mo ba? O, oh, diba? Ah, nandiyan na, dumating. Ay, sorry, sorry. Hindi, ito, kaya chika, sinasabi mo kayo yung mga taong wala kumakausap sa akin. Alam mo what amazes me about it? You know what amazes me about it? What? Kara, you know what amazes me He's about it? He's asking you. Is what? That, people around this person trying to disseminate the bad negative energy. Huh? You know the way they do it, they post it on their walls sa Facebook. Oh. Alam mo na ang laking mga kapi ayan. Yeah. Sobrang kapi ayan. Alam niyo na yung kaugnay ng PI. Sobrang PI talaga yan. Yung magpo-post ka ng mga grabe. Ako. Ang dami ko yung in-unfollow sa ganyan. You can read my lips, mga bobo! Diba? We don't really care if you're sad. Kung magpo-post ka ng malungkot ka, sabihin mo sa amin kung ba't ka malungkot, di malungkot ka lang. Para pag nag-react kami, alam namin kung bakit. Taka! Sinaaway mo? Ang daming ganyan! Alam mo kung anong dangerous dyan? Yung mga tao nagbabasa niya na hindi na malungkot, you affect their mood. Nalulungkot din yung mga yan. Diba? You propagate bad vibes, bad energy to the world. Dami niyong kaaway, mga peste. Ba't yan yung tao nga? Ang daming ganyan. Binabati ko yung mga ganyan. Walang ibang ginawa. Nag-post ng feels nila sa social media. Tapos puro kanega. Ang daming ganyan. May kaaway. Kapibahay nila, kaaway. Ipapost. Ano pa kaya alam namin? Wala kayong pake. Kalma na, kalma. Yeah, natin kita eh. Baka gusto mong ihagod mo rin. Ako nga, hinagod mo ngayon. Dali. Huwag na. Ang ganda pa naman ang buko niya. Gusto kong, di ba? Hindi niya kakayanin. Ay, teka ka. Ay, nagkakahamunan. Wait, teka lang. Nasa gitna pa man din ako. 721-2429. Ay, manakapi ko, nilo sa mga ganyan. Binabati ko rin yung mga tao, magaling lamang bash. Sorry ha, I respect bashing ha. Kasi ako, ayaw ko na may pagtanggol sarili ko pag nababash ako or people na binabash. You know, kung may mga tao, unang-una, ang nabubusit ako yung mga tao, ang gigaling yung mambash, ang gamit nyo, fake accounts, gago. Kung matapang ka, mambash ka, gamit ka ng account mo, tanga! Oh, siyempre, takot mabalikan. Diba? Gagamit ka, diba ako, mambabash ka, duwag! Tsaka, diba, siyempre, hindi natin makokontrol yan. Sana naman, sana lang, no, sa perfect world, sana eh, constructive criticism. Kung meron kang napansin na hindi maganda, sana mag-offer ka ng solusyon, baka, or suggestion, diba, na baka, ito, ganyan, pangit, diba, for me, pangit siya, but I think ito yung pwede mong gawin para maging okay siya. Pero yung iba dyan kasi mga hindi nag-iisip nga, mga, basta lang makasabi lang, no, ng kung ano-ano lang na mga salitang, you know, nakakaduro, ganyan. Yun lang kasi yung goal niya eh. Tapos yan yung mga usually Papa Jackson nagtatago sa account na. Diba? Sa mga fake accounts. Kasi diba? Hindi rin nila kakayanin pag sila yung binalikan. Di ba? Oh, mamabash ka, magagawit ka ng fake account. Bakit? Hindi mo rin kaya pag ikaw binash. Hindi mo kaya, ba't mo ginagawa? Tanga! Tsaka, alam mo, Bobo. Sorry ha, but sa panahon ngayon, parang recently lang, nagkaroon sila ng virtual, power, parang ganyan. Oo. Mga basher kami. Mahalaga kami sa lipunan. Daming ganyan mga basher loon. Diba? Diba? Laugh Uber loon. Nakakape ko niyo mga ganyan. Parang okay. Ganito eh. Okay, sige, mang bash. Wala kang ginawa kundi mang bash. Yung, merong ganyan yung nananadya lang talaga. Pambabash. At the end of the day, kung sino man yung binabash mo, halimbawa artista, ganyan. At the end of the day, pag nagbash ka, bash ka ng bash, kahit magbula yung kilikili mo dyan o yung bunganga mo kakabash dyan, siya pa rin yun eh. Diba, pwedeng sikat pa rin yun eh, ikaw. Kikita pa rin siya ng pera. At bukas gagawin pa rin niya yun at masaya siya, ikaw. Puro pambabash na lang hanggang ikamatay mo yan, diba? Ganon. So,
Tama. Ako naman naman. Wala namang problema kung kasi lahat man tayo ay ayaw natin dyan, di ba? Pero yung iba kasi talagang yung sabi ko na they go out of their way ng todo-todo para lang iparamdam sa'yo na parang too much, di ba? May kilala akong ganyan, brad eh. Tapos yung nagpaparinig sa Instagram ano? Type? Di ba? Inaaway nga si Kara nun eh. Di ba? Oh, duwag naman, hindi naman kayo mag-name drop. Di ba? Kung talaga matamang ka, magpapatulog ang parinig, mag-name drop ka! Hindi yung pinapahula ang buong mundo, alam naman natin. Kalmahin mo na, pakalmahin mo na. Uy, kalma ka na yung puso mo. Diba? Parang nanginig-ninig na, nakikita ko na. Kaya mo pa ba? Okay lang. Yeah. Diba, totoo naman, di ba? Ang daming ganyan, pag pinatulam mo na, bigla magpa-private yung account. Wala! Boo! Oo, di ba? Panindigan nyo pag mga katawanan mo! Uy! Ay, sorry. Tama na! Pero bibihira lang yung mga ganyan. Jonel! Kasi... Jonel! Nabibisit na ako. Kada lang... Di ba yung pangalan mo may Jimel? Oo, ganun. Ginaganon nga ako eh, Jimel. Ano ba? Huwag niyo akong tawagin ganyan. Tapos, di ba nauuso yung mga ngayon, di ba, photo? May bibilugan na red. Hindi naman talaga yun. Diba talaga yung, ba? May bibilugan na red. Ano ba dito? Pag you're not in the loop, hindi mo alam. Siyempre, ang titignan mo kung ano yung nakabilog na red. Na, anong mali dito? Wala naman. Yung pala, nasa gilid, ganyan. Diba talaga, ganyan, naglaro ng basketball, nakabilog si kuya doon. Yung pala, pag hinanap mo na doon sa may upper right, yung nakalagay, Jonel. Jonel. Yung mga tao, no, nataba ng mga utak. Si Jonel. Jonel. Diba? May mga nasasarap ang pakinggan yung John. Di ba pakala mo, John? Jonel. Yung alam mo yung mga ganyan tao, Kara, kaya Chico, ano? Ipakuha yung sa puting van. Oo nga, uso niya. Ayan, uso din niya ngayon, di ba? Nang mga troll. Naging topic ko yan, anong gusto niyong kunin, di ba? Nung puting van na kumakaalat, di ba? Yung mga usually yung mga chismosa. Yan yung mga nakuha na yung chismosa. Yung mga nangutang na hindi nagbabayad. Ang dami yung mga nagpaasa. Yan, mga nakuha na yun. Baka nga hindi lang van, baka nga bus pa eh. Oo. Diba? Nangunguha ng mga, diba? Ano? Mga manloloko, ganyan. Yes. Anong ginagawa niyo kung binabas kayo? Ako dati sobrang patola talaga ako. Nung, talaga? Kasi, diba, lalo na, especially nung ano, nung when I was just starting. Wow! In English mo kami doon. When I was just starting, way back 2009, na parang pag naisip ko, hala, 10 years na pala ako sa industriya. Ang lakas makatanda, 2009, 2010. Lagi yan, may mga basher, keme-keme. No? Hindi pa man uso yung salitang basher. Nakatanggap na kami niyan. Todo-todo, malamang ikaw, Papa Jackson, sobra-sobra na din natanggap mo niyan. So, may paraan na ako para makaiwas. You'll come to a point na ibabrush off mo lang yung dati. Yes. Sobrang patola ko talaga dyan. Siyempre, nasasaktan ka, ganyan-ganyan. Until ngayon, wala. Yung magiging kalyado ka na lang sa mga bagay-bagay. Diba na, parang okay. Sigaro, may iyak. So ngayon, imbis na diba ako yung mainis, ikaw, sila na lang iinisin ko. Sige, mag-inisan tayo. Mapikontalo. Ako naman, Kuya Chico, Kara, pag ganyan, I defend myself. Diba? Sa aabutin lang. Mm-mm. Diba? Pero after nun, hayaan mo sila dyan. Dead man na. Oo. Tsaka diba, parang bakit ba? Minsan kasi yung mga pambabas, wala namang pinupunto. Wala lang. Ayaw lang nila sa'yo. Ang dami diba? Nag-join the maiintindihan mo kung, may nasabi ka. Mm-mm. Na somehow debatable, diba? Pero pinaninindigan may mo. May nasabi, oo. So, siyempre meron silang punto, no? Yung ganun na pinapaliwanag nila na maayos. Pero iba, makapang-bash lang. Mm. Gusto lang talaga nila. Yung mga hindi nag-iisip. Kaya dapat lahat ng pangungusap, lagyan mo nang sa umpisa, arguably. Arguably. Ng, para matapos. Oo, si Master Toi, ha? Relax ka lang daw. Ay, Master Toi. Pag-greet naman daw po si Jaime Lazaro at Ansel Arungay. Maraming thank you. Sino si si Ricky Martin? Yung singer. Ano ba yan? Hindi. Kara, yung sa bagay millennial ka. Okay. Hindi yung nag-comment. Sabi niya kasi PPJ, ba't naapektuhan ka kasi totoo sinabi ko? Kaya hindi ko alam. Ha? Kung ano yung comment niya. May sinabi ba siya kanina? Wala naman. Ha? I'm not reading comments. Okay. Anyway. Wala naman, maus na. 721-2429, ha? 721-2429. Kanina, Papa Jackson, may nag-send dito ng basahin ko na lang din siguro, no? Okay.
Tanong siya, nung actually last week pa to. Ayan, si wow, Ricky Martin. Martin. Hala, nawala. Hala? Ano? Sa'yo na lang tayo. Walang pumapansin sa akin. Sige lang, magpasayaw, okay. Sayaw ka lang dyan. Ilakas ka naman. Wala lang, alam mo, passionate lang talaga ako sa mga ganitong klase ng topic ko, Chico. Kasi, you know, I really miss those times, di ba? Na we are not that sensitive to bring out the worst in us. Kasi ngayon, di ba, pare ko, sa internet, no? Sorry ah, mga bangga, makanti ka lang ng konti, nagwawala ka kasi ang tapang mo lang sa keyboard mo. Yeah. Di ba? Ganun eh, makanti ka lang ng konti, nagwawala ka, di ba? Ang tapang mo sa keyboard mo. Doon ka lang matapang. Gamit mo pa yung fake account. Oh. So, wala, ako, I miss those times na ano na we can still be, ano, tawag nito, we can be a fellow human being to another human being. Diba? And settle things. We can agree to disagree. Correct. Diba? Agree to disagree. Na, diba? That's the least. Eh, yung yes. pag wala na, ano, wala nang, talagang wala na eh. No? Hindi na kayo, wala na explanation, pagod ka na, ano, at pinapanindigan nyo talaga yon. Just, ano, agree to disagree. Hanggang ganun na. Pero at least matatapos kayo maayos. Mm. Diba? Hindi yung kung ano-ano. Medyo mahaba, may babasahin ko to, no, si Ate kasi nag-send ng ano. No. So, hindi siguro mahihiyain, ayaw tumawag ganyan. Meron siyang sinend niya yung kanyang problema, yung sitwasyon niya. So, mamaya babasahin natin na. Si Kara babasa. No. Mababa. Sige, mamaya ha. Play tayo ng kanta. Sige, play tayo ng kanta. Game. Wait lang, ano ba play natin? Can we go ano, 90s ganyan. 90s, yeah. 90s, you know, love songs or mga chill-chill, ganyan. Mga, ano ba? Shadows grow so long before my eyes. 80s yun eh. 80s yun eh. And they're moving. Ah, pero sama mo na rin yun. Ay, may gusto din akong kanta. Ano yan? Ano? Yung, Bakit Ka Ganyan? Bakit Ka Ganyan? Hindi. Hindi ba? Bakit Ka Ganyan? Alam mo yun? Bago okay. Yun eh. Ah, talaga? Di ba? Bago lang yun. Tananana, yan. Ay, pag-greet daw si Kuya Jaime Lazaro at Ansel Arungay. Hello! Yan. Sige. Go. Oo nga. Hello sa inyong lahat, ha? Yung mga nasa FB Live dyan, ganyan. Yung mga nakikinig lang din, hindi nanonood ng live. Hello. Damutan niya yung boses ko. Wala kanina pa talaga umaga. Tsaka, hindi pa ako naka, ano eh. Yung idlip ko, idlip lang talaga. Oh, ako nga din nasakit na mata ko eh. Hindi pa ako naka, ewan ko. Uy, hi kay Kathleen. Hello, kay Kathleen. Kay Jara. Hello po. Mm-mm. At mamaya, Papa Jackson, di ba? Balita ko meron kang Paddy's Point. Oh, meron akong Paddy's Point mamaya. Hindi ako singer. Kung dyan, di ba kayo pwede pumunta para tumawa. Oo. Pero punta kayo doon. Ayan, si Bea Charmaine from Australia. Hello po. Hello. Alright. Big Mountain. Pinalain doon to ni Kara kanina sa programa niya eh. Ano yan? Go, let's go. Baby, I love your way. Ooh, baby, I love your way. Nakikinig ako kanina. Ay, tawag. Shut mga bangga, 721-2429. Bangga, it's me on your radio, Papa Jackson. My name is Kuya Chico. At ako naman po si Kara. And we are number 106.7 Energy FM. Bangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Baby, I love your way.